Reading verses 17 to 21. Here are some sayings of people with wisdom, so listen carefully as I teach. Solomon speaking here. You will be glad that you know these sayings and can recite them. I am teaching them today so that you may trust the Lord. I have written 30 sayings filled with sound advice. You can trust them completely to give you the right words for those in charge of you. Napakamakapangyarihang introduction ni Solomon sa kanyang special edition. 30 mga talata daw or verses ang kanyang nilikha na galing at hinango sa karunungan ng maraming tao sa maraming panahon. So nangolekta si Solomon ang mga kasabihan ng kanyang lahi, ng mga matatanda, at pagkatapos ay isinaayos niya ito para lalong maging napapanahon sa kanyang audience. So these are special editions because they are sayings of people arranged and expounded by Solomon himself. So the wise Solomon listened to others and then collected and arranged the proverbs. Doon pa lang meron na agad tayong matututunan, mga kapatid. Learn from others. Learn from proverbs. Mga salawikain. Kung si Solomon nag-aral ng mga salawikain ng iba, tayo man, hindi lang yung salawikain inilista niya, pati salawikain ng ating mga ninuno ng sarili nating bayan. So you hear, contextualize, and apply other people's wisdom. Doon pa lang, tad-tad na ng karunungan. Maiksi ang buhay. Hindi natin kayang pag-aralan sa buong buhay natin ang lahat ng dapat matutunan. At kung may matutunan man tayo, kadalasan, matanda na tayo. Kung kailan tayo ay nasaktan na, nadala, nahirapan, nagkamali, doon ka palang matututo. Kaya mahalaga, it is important to hear other people's wisdom. Kailangan makita mo yan, madinig mo ang karunungan ng mga matatanda, ng mga nasaktan na, nagkamali na, nadala na, para maiwasan mo na ulitin sa iyong buhay. Then you contextualize. Ibabagay mo sa iyong buhay, sa iyong panahon, sa iyong kalagayan. Kasi iba-iba naman ang kalagayan at panahon ng mga tao. May mga karunungan man silang makatas, makuha sa kanilang buhay. Hindi naman buong-buo mong lululunin at i-apply sa buhay mo kasi may pagkakaiba ang kalagayan mo. Kaya i-adjust mo yon. You put it into the context of your life. And then you apply. Find practical ways to put into your daily life the high-sounding ideas and wisdom that you gather. Hear, contextualize, and apply. At narito na ang una sa 30 niyang koleksyon. Kaya nga, 1, 2, 3 parts ito eh. Proverbs 22 to 23. Don't take advantage of the poor or cheat them in court. The Lord is their defender, and what you do to them, He will do to you. Huwag daw pagsasamantalahan ng mahihirap, lalong-lalo na huwag silang kawawain sa mga hukuman. Do not use the courts to legitimize and to legalize your oppression or your cheating of the poor. Kaya nga ginawa ang batas, yan ay para bigyan ng balanse ang buhay so that what people lack in their lives, they have in abundance through the law. Kailangan ay naibibigay ng batas doon sa mga kapos yung wala sa kanila sa kanilang buhay. Pero kung yung mayaman at makapangyarihan na ang makikinabang pa sa batas at sila pa ang kakatigan ng batas, bakit pa may batas? E mayaman na sila, kaya na nilang gamitin ang kapangyarihan nila para maghari. Kaya ang batas at ang kapangyarihan ng batas ay ginagamit para ipagtanggol ang mga mahihina sa pang-aabuso ng malalakas. So lesson number one from the special collection, do not take advantage of the poor. Huwag mong nakawin ang pagkain na para sa kanila. Huwag mong nakawin ang fertilizer na para sa farmer. Huwag mong nakawin ang pondo na para sa social work, para sa paglilingkod sa bayan,
At huwag mong gagamitin ang mga batas, mambabatas, mga abogado, mga hukuman para ikaw pa ang manalo samantalang nang api ka na. Do not use power, especially state power, and very especially religious power, to abuse the poor. Do not find legitimation and excuse from the institutions to oppress the needy. The law is meant to protect the weak. So in addition to this, Proverbs 20, verse 10 to 11, don't move a boundary marker or take the land that belongs to orphans. God all-powerful is there to defend them against you. Dinagdagan pa ang kahulugan ng poor and weak, yun daw mga ulila. Huwag aagawan ng konting mana ang mga ulila. Huwag aagawan ng karapatan yung mga sobrang mga bata at inosente pa na hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Defend, not abuse the orphans, the weak. So yan ang number one sa collection ng special edition ng wisdom. Hindi siguro lahat tayo ay napakayaman o napakapangyarihan para makapangapi ng sobra, pero may kanya-kanya tayong uri at hugis ng kayamanan o kapangyarihan na pwede rin nating magamit sa pangapi, maaaring hindi sa sobrang mahirap, pero doon sa mas mahirap o mas mahina kaysa sa atin. Iba-iba man ang anyo o hugis o intensity ng pangapi, ang una nating itanong, nang aapi ba ako? Ano bang aking yaman, ano bang aking lakas, kapangyarihan na pwede kong magamit sa pangaapi, panglalamang? Dapat hindi, kasi ang kalaban ko ang Diyos mismo. Punta tayo sa pangalawa sa koleksyon. Proverbs 22:24-25. Don't make friends with anyone who has a bad temper. You might turn out like them and get caught in a trap. Huwag makipagkaibigan sa mga maiinitin ng ulo't magagalitin, sa mga madaling maging mabangis. Baka ka maging katulad nila at pati ikaw ay mahuli sa bitag na kanilang kahuhulugan. The lesson, don't make friends with temperamental people. You can deal with them, to minister to them, to teach them, pero huwag ka makibarkada. And to expand the definition of this is do not make friends with people with bad traits. Huwag makisalamuha, makipagkaibigan, makisangkot sa mga taong ang asal, ang gawi, ang pananalita ay laging naghahanap ng gulo. O maaaring magsuot sa kanila sa gulo. Kaya ang itatanong natin, bago tayo makipagkaibigan o maging malapit sa isang tao, gusto ko bang maging tulad niya? Kung siya ay palababag, palaaway, lagi nalang may nagagalit sa kanya, di siyempre, yung mga galit na yon ay tatamaan ka rin kung lagi kang malapit sa kanya. Don't make friends with people who are prone to get into fights, into trouble. Dahil madadamay at madadamay ka. O kung hindi man, baka magiging active pa yung role mo, maging accessory and instrument ka to their violence. Pinipili ang kinakaibigan. Bagamat hindi pinipili ang tinutulungan, maging matulungin ka kahit kanino, maging mahabagin kahit kanino, pero yung makikipagkaibigan ka, makikibarkada ka, pinipili yun. Proverbs 22:26-27, don't guarantee to pay someone else's debt. If you don't have the money, you might lose your bed. So huwag daw maggagarantiya sa utang ng may utang. Huwag kang pipirma doon sa linya na nakalagay, guarantor. Huwag mong ilalapit ang sino mang mangungutang sa uutangan at sasabihin mo, sige, pagka hindi siya nakabayad, akong bahala sa akin, kamaningel. Sabi, alam mo, baka pati higaan mo mawala sa'yo. Ibig sabihin, hanggang yung kahuli-hulihang ari-arian mo ay mawala pa dahil magbabayad ka sa utang ng pinaggarantihan mo. Special edition number 3, do not be a guarantor. Madalas, pag nalaman mong tama pala yung do not be a guarantor, huli na, sumabit ka na, napahama ka na sa utang ng iba. Unang-una, hindi ka naman Diyos
paano mo naman malalamang makakabayad itong pinaggagaranti mo? So it's presumptuous to be a guarantor. And you might lose all you have, and you might lose including the debtor, kasi siyempre kung yung nangutang na ginarantihan mo ay hindi nagbayad at ikaw napahamak, magkakasira din kayo. Mawawala ka rin ng kaibigan, so nawalan ka pa ng ari-arian at kabuhayan, be wise. Pero may magtatanong, eh paano po kung maawain ako o talagang gusto kong tumulong? Okay, be a guarantor, but be ready to pay. Huwag ka magtaka pag hindi siya nakabayad at ikaw ang nagbayad. Huwag sasama ang loob mo kung ikaw ang magbabayad. Maghanda ka ng pambayad. So you should be ready financially, emotionally, and mentally to pay because you are a guarantor. Meanwhile, if you are not ready to pay with your own money, to suffer for somebody else's debt, then don't be a guarantor. Eh magtatampo po, magagalit siya. Mamaya naman, pag hindi siya nakabayad, ikaw naman ang magtatampo at magagalit, di ba? Panapanahon lang, di hayaan mo na lang siya magtampo kaysa ikaw. Ikaw yung nawalan dahil sa utang niya. Kung bakit naman talaga yung mga nangungutang, ang kasunod na sakit niyan, amnesia. Alam niyo, pwede yung ipagpagawa ng monumento sa plaza ng inyong bayan, yung nangungutang na nagbabayad. Konti yun eh. Mas marami hindi nagbabayad. Mas marami nililimot. At huwag kang magkakamaling maningil, magagalit. So, kitang-kita mo nang hirap na hirap na ako, naniningil ka pa. Sa'yo pong galit. 99.99% ng nangungutang ganyan. Ayaw magbayad. Magagamit ng credit card, lostay ng lostay, tapos ayaw bayaran. So, kung nagpapautang ka, ihanda mo ng loob mo, hindi ka mababayaran. At ipagpasalamat mo ang himala, ako mabayaran ka. Ngayon, kung ayaw mo nang sumama pa ang loob mo, ibigay mo na lang. Nangungutang sa'yo ng 1 million. Sabi mo, alam mo, huwag ka nang mangutang, bibigyan na lang kita ng 100. Ayan. Para walang samaan ng loob. Maglimutan tayo kung gusto mo matapos, kung ito ibigay, okay lang. Hindi yung aasa-asa ka. Lalo kung pang-enroll lang anak mo, ibabayad mo sa rent ng bahay, o panghulog mo sa kung sa imang pangangailangan mo, ipapautang mo, para kang kumuha ng batong pumukupok sa ulo mo. So, i-quote mo yung verse na yan. Sabi mo, alam mo, sabi ko silang Biblia, huwag na ako mag-guarantor eh. Diba? Dahil mahal ka ng Bible, kaya ka binoprotect. Pang-apat na karunungan. Proverbs 22:29. If you do your job well, you will work for a ruler and never be a slave. Siyempre, iba naman kung yaya ka ng prinsipe at iba naman kung yaya ka ng isang kung sinong kapwa mo rin namang maralita. Diba? Yan ang tinatawag na alila ng alipin. Hindi yun masama. Pero ang sinasabi ng Bible, kung gagalingan mo ang pagtatrabaho, makakapili ka na employer. Kung gagalingan mo, huhusayan mo ang pagtatrabaho, aasenso ka, that you will end up working for the best. So kung ikaw ay hairdresser, kung ginagalingan mo yan, darating ang panahon ang ginugupitan mo, mga star, mga mayayaman, mga mahilig sa magaganda at kayang magbayad. Kung magaling kang driver, ang ending mo, ipagdadrive mo ang presidente ng bansa o ipagdadrive mo ang mga matataasang rango sa lipunan. Kung mahusay kang modista, sa arating ang panahon, ang igagawa mo ng damit, yung mga pinakamagagandang mga gawa ng damit. Kung ikay mahusay na karpintero, mahusay kang tubero, aasenso ka. So ang work well, yun ang lesson. Maski ano pang trabaho mo, hindi ka magtatagal sa baba pag magaling ka. Kailangan ng mundo ng magaling eh. Sasabihin na iba, ang hirap naman po maghanap ng trabaho. Sino may sabi sa'yo? Kahit ngayon mga call center companies, ang dami-daming vacancies. Tens of thousands ang kailangan. Pero hindi lahat qualified. Yung mga hirap na hirap paghanap ng trabaho, liba na lang na hindi pa nadidiskubre ang galing nila, eh kadalasan hindi yun yung magagaling. At dahil marami yun, marami kang kakompetensya sa pag-aagawan nyo sa mga trabaho
sa baba, pero ang daming bakante sa taas. Pinapirate ka pa nga eh, kung magaling ka. Nananahimik ka sa iyong kumpanya, biglang sinusulot ka ng iba dahil magaling ka. So ang sinasabi dito ng Proverbs, gusto mo umasenso, magtrabaho ka mabuti. Kasi lulutang at lulutang ka. You will end up working for distinguished persons. So ang tanong, who do you work for? Naglilingkod ka ba sa walang kwenta? Baka naman naglilingkod ka pa nga sa masama. Husayan ang trabaho. Working well could set you free from want, from bondage, from mediocrity and nothingness. Ano ang ticket ng maralita tungo sa pag-asenso? Work well. How do you make money? How do you have a lot of money and more than you need? Earn it. Sabi ng iba, marry it. Bihira mangyari yon. Sa teleserya lang yan. Sino namang baliw na mayaman ang gugustuhin mag-asawa sa isang pagkahirap-hirap? Siyempre, ang gusto niya mapangasawa, meron din. So, sino naman na pagkaganda-gandang tao ang gusto mag-asawa sa hindi niya kasing ganda? Bihira rin yon. Bihira yung mga nai-inlove sa kampanerang kuba. Bihira yung mga prinsesang humahalik ng palaka. At humalik ka man ang humalik, baka nakakaisang dam palaka na yan, tad-tad ka na ng kulugo, hindi pa rin nagiging prince. Usually, itingnan mo siyempre kung maganda ba yung partnership. Sino ngayon ang papatol sa'yo? E di kung mahusay ka, yung mahusay din, yun ang ticket mo para umangat. E kung mahirap ka na nga, tamad ka pa. Hindi mo pa sisikaping mag-aral kung may pagkakataon. At kung may trabaho ka, hindi mo na ini-improve. Pumasok ka na lang at umuwi. Yan ang pinakamataas mong pangarap sa buhay. Hindi mo malang ma-improve ang trabaho mo o produkto mo. Yakapin mo ang kahirapan habang buhay. Hindi ka makakatakas dyan. Kasi ang daan palabas sa kahirapan ay yung daan ng husay. Galing. At napakarami mga taong nakahulagpos, nakatakas sa yakap ng hirap dahil magaling sila. Dahil ginalingan nila ang kanilang trabaho. Work well. Whatever it is, wherever it is, work well. Kasi hahanguin ka ng magandang produkto ng iyong gawain mula sa kawalan. You don't always have to work hard when you can work well. Maraming tao, hardworking, pero hindi umaasenso. Hindi naman sinusukat ng langit ang dami ng pawis na inilabas mo sa katawan para magawa ang isang bagay eh. Ang sinusukat, ano naman ang kalidad, ano ang quality ng ginawa mo. Ngayon, kung hindi ka naman sobrang pinawisan, hindi ka sobrang napagod, pero ang ganda ng ginawa mo, yun ang kikilalanin, hindi yung pagod. It's not enough to work hard. You have to work well. The product of your work must be outstanding, whether or not it was very difficult for you to do it. Pero sabi nga, kung mapurol ang isang palakol, mas dapat lakasan ang pagsibak sa kahoy para tumalab ito. Kung mas mapurol ang gunting, mas dapat mong diinan ang paggupit. Mas mapurol ang kutsilyo, mas pagsikapan mong ihiwa ito. So kung medyo mapurol ka, yun, dun mo kailangan ng dagdag na sikap. Hindi ka natural at na outstanding. Hindi ka natural na excellent, dagdagan mo ng effort, ng pagod para mapunan yung kulang. Pero kung naturally gifted ka na, hindi mo kailangan sobrang magpakahirap eh. Just do your best. At bawat isa naturally gifted sa isang larangan man lang sa buhay. Kung hindi ka man umangat, hindi ka umaasenso, hindi ka nagniningning, baka nasa maling lugar ka na hindi bagay sa talentong binigay sa'yo ng Diyos. May ibinigay sa'yo na outstanding ka pag doon ka nag-operate. Hanapin yun at yun ang palakasin. Proverbs verses 1 to 3, chapter 23. Ibang chapter na kasama sa koleksyon ng 30 golden collection of Solomon. When you are invited to eat with a king,
use your best manners. Don't go and stuff yourself. That would be just the same as cutting your throat. Don't be greedy for all that fancy food. It may not be so tasty. So sino nagsasabi nito? Si Solomon, who is king. Pag inanyayahan kang kumain kasama ang hari, may ganon, aba, ilabas mo na ang pinakamaganda mong asal. Huwag kang dumulog at magpakabusog. Para ka nang nagpakamatay, sabi pag yan ang ginawa mo. Huwag kang magpakatakaw. Huwag mong isaksak sa iyong mabagsik na sikmura ang lahat ng pagkaing nakita mo. Sabi nitong si Solomon, the king invites you for a meal, take advantage of the time to be with the monarch. Show him what you have. Kung matalino ka, ipakita ang talino. Kung magaling, ipakita ang galing. Kung may hinaing ka, maaari magkaroon ka ng pagkakataong ihinga sa hari ang hinaing ng sambayanan na hindi niya laging nakakausap. O kaya, baka nalulungkot ang hari, pakiramdaman mo, baka naman pwede mo siyang mabigyan ng kahit konting kaaliwan, mapatawa mo man lang, hindi ang aatupagin mo, busugin ang iyong sikmura. Siyempre, metaphor ito. Ito isang talingaga, hindi lang tukos sa pagkain. Watch your manners, especially before the powerful. Pag nagkaroon ka ng pagkakataon, halimbawa makapanayam ang isang taong mahirap makausap, mahirap puntahan, mahirap malapitan, baka naman tambakan mo agad ang mga reklamo at problema mo sa buhay, surely naparating mo yon, pero sigurado, di ka na maimbita uli. Lalo't di ka naman tinatanong na ano bang problema mo, ano maitutulong ko sa'yo. Siyempre, yung mga taong matataas ang katayuan sa buhay, maraming pasanin yan. Akala mo, puro sarap ang buhay niyan? Maraming pasanin, maraming pinoproblema, maraming sagutin, maraming tinutulungan, hindi lang ikaw, maraming ginagastahan, hindi lang ikaw. So tuwing lalapit ka, may hihingin ka, meron kang kailangan, pakonti ng pakonti ang imbitasyon sa'yo hanggang mamaya, iwasan ka na. Bakit? Eh dahil ang hirap mo namang makaharap, lagi ka nalang may kinukuha, lagi ka nalang may gustong madagit. Siyempre, iiwasan ka. So ano bang kailangan niya ngayon? Baka naman konting libang. Singer ka ba, di kantahan mo. Sirkera ka ba, edi sumayaw ka sa alambre. O baka naman mabigyan mo siya ng konting runong, kung ang runong-runong mo, at humihingi siya ng advice. Pero kung ang kapangaharap mo, makapangyarihan, hindi man humihingi ng payo, huwag kang magpayo ng magpayo dahil baka mainis sa'yo. In other words, ang sinasabi lang ni Solomon, pagka may pagkakataon ka na ang kaharap mo, makapangyarihan, bantayan mo ang kilos mo. Ilagay mo ang sarili mo sa tama. Ano ang tama? Hindi yung gusto mong mangyari. Ano kaya ang gusto noong nag-imbita sa'yo na mangyari? Biruin mo, kumisan, kasalan na kasama mo sa isang hapagkainan, isang taong hindi mo nakakasama kahit kailan, very powerful, very famous, or whatever, gugustuhin ka ba niyang makita muli? O isinusumpa niya na hinding-hindi ka na malalagay sa mesa na kasama niya forever? Yung iba kasi sinasamantala na nila basta nagkaroon ng pagkakataon. Gagawin na yung gusto. Pero hindi nila alam, humuhukay sila ng sarili nilang libingan. Do not treat every meal as a means to satisfy yourself. Do not treat every social occasion as a means to get what you want. It could open up opportunities for greater things in life. Seize the moment. With the ruler, with the powerful, with the wise, ano ang pinakamagandang gawin? Use the meal or the encounter only as a means to connect, not just to eat. Siyempre, pagka kumakain kayo, maganda may conversation. Baka kumain ka na lang ng kumain, nabusog ka na, tapos. You don't get invited again. Solomon is saying, do not prioritize your appetite over decency. Napasarap ka, pero talaga huwag kang magpakabundat. Yung iba naman, sobrang damang kakainin. Mag-uuwi pa. So, winasak na ang puri, winasak ang dangal, mabusog lang. Meron naman, yayayain mong kumain sa Japanese restaurant.
para makaranas naman kung sakali hindi pa nararanasan yon, para lumawak ang karanasan, dumami ang alam, ayaw gumamit ng chopstick. Kasi mo alam mo, ganito paggamit ng chopstick, ay ayaw ko niyan, hindi ako mabubusog. Hindi kita inimbita para ka mabundat. Inimbita kita para ka maging tao. Yun ang gustong sabihin sa'yo nang nag-i-invite. Ayaw gumamit ng ganito, ayaw gumamit ng... Ay, hindi ako sanay sa ganyan. Hindi ka naman nandun lang para lang mabusog. Siyempre, pag na-imbita ka, lalo mahusay yung nag-imbita sa'yo, ang goal mo, ma-imbita ulit. Katulad ng kung restaurant ka, hindi naman goal mo, may kumain lang na customer. Ang goal mo, bumalik siya. Pero nandun ka, kumakain ka sa restaurant, wala pang 10 minutes na nandun ka na, decided ka na eh kung babalik ka or not. Diba? Yun ding naimbita mo, 10 minutes mo palang nakita, alam mo na, hindi ko na ito imbitahin uli. So kayo ba'y naimbita uli? Lalo ng mga taong may saysay. O tayo'y nakakadalaan. Kailangan, hindi na dadala sa'yo ang tao. Lalo yung taong yun ay nakakatulong, may magagawang mabuti, dapat hindi siya madala. Huwag na para kang mga angaw-angaw na insekto na ang dapuan, ubos. Makakadalaan ka. Proverbs 23 verses 4 to 5, ika-anim sa ating koleksyon. Give up trying so hard to get rich. Your money flies away before you know it. Just like an eagle suddenly taking off. So anong sinasabi ni Solomon? Na ang yaman-yaman, don't try too hard to be rich. Kung may pagsisikapan ka, magsikap ka para maganda ang trabaho mo. Lahat ng makakita noon, mapuri ang trabaho. May gagawin ka, sikapin mong maging mabunga, matulungin. Pero huwag mong gawing goal sa buhay to be rich. Kasi pag ang goal mo to be excellent, malamang magiging rich ka rin eh. At hindi ka man maging rich, yung naging excellent ka, marami ka natulungan, may mga humanga, kahit konti man lang, your life will be well lived. Kung ang goal mo is to be productive, maging mabunga, siyempre, ang magiging ending din yan, magiging rich ka rin naman eh. At kahit hindi, naging sapat naman sa'yo yung bunga mo. Pero pag ang goal mo to be rich, you will cut many corners. Marami kang matatapakan at tatapakan mo siguro kahit dahil kailangan para yumaman. Marami kang maisasakripisyo. Sabi ni Solomon, alam nyo, yung gustoin mong yumaman ka, it's not worth it. At makinig kayo sa akin kasi ang yaman ko, therefore qualified ako magsabi. Papunta pa lang kayo, pauwi na ako eh. So makinig kayo sa akin. Lalo kayong hindi pa nakaranasan maging mayaman, huwag nyo yung gawing goal. Don't waste too much time, too much effort collecting money because money can fly away so quickly. Ang bilis mawala ng pera. Marami tayong nababalitaan kahit sa mga dyaryo, kutakot-takot na mga kasamaan ang ginawa para yumaman o ang ending, nagagamit ba ang kayamanan, nalalayo din sila sa kanilang kayamanan, nalalayo din sila sa kanilang mga bahay, nalalayo din sila sa mga taong mga dating kinakaibigan sila. Sabi ko noon, kasi pagyaman lang ang inatupag, hindi maging mabuting tao. Hindi maging mabungang tao. Yumaman ka, wala kang production. Hindi ba alisan ako yumaman ka dahil ang dami mong itinanim na munga, ang dami mong ginawa na produkto, may bumili, pero ang dami mong ninakaw, ang dami mong dinaya, ang dami mong ginawa ng masama, walang kwenta yon. Sabi ko noon, nawawala din yan bigla. Money is so hard to get, yet so easy to lose. So why sell your soul to the devil for money when you can so easily lose that same money? Work for things that last, that endure, like relationships. Huwag bibigyan ng higit na halaga ang pera kesa sa magandang pakikipagkapwa tao, kesa sa magandang relasyon sa kapwa, kesa sa pagiging makadiyos.
Instead of collecting money, collect friends. Collect goodwill. Collect good health. Yan ang mga tunay na kailangan ng tao sa buhay. Ngayon, binigyan ka pa ni Lord ng bonus, yumaman ka, edi salamat. Kita niyo si Solomon, ang runong-runong talaga. Nung pinapili ng Diyos kung ano man ang gusto niyang ibigay sa kanya ng Diyos at ipagkakaloob naman, ang pinili niya, wisdom. Hindi pera. Pero dahil natuwa ang Diyos sa kanya, hiningi niya wisdom, pati pera binigay. Pero pera, hihingin mo, ibigay man yan, kaya mo bang i-maintain? Kaya mo bang ingatan? Kaya mo bang paramihin? Proverbs 23:6-8. Don't accept an invitation to eat a selfish person's food, no matter how good it is. People like that take note of how much you eat. They say, take all you want, but they don't mean it. Each bite will come back up, and all your kind words will be wasted. Pati ba naman ito alam ni Solomon? At itinuturo. Sabi niya, huwag mong tatanggapin ang paanyaya ng isang makunat, isang kuripot, isang madamot na tao na kumain sa kanyang mesa. Yang mga ganyang tao, bawat subo mo, sukat at bilang. Huwag kang maniniwala pag sinabi niya, sige pa, kain ka pa. Hindi nila yun talagang niloloob. Salita lang yon. At kukulang na lang ipasuka sa'yo bawat nilululun mo. Kaya bawat pasalamat mo at papuri, baliwala. Ang sinasabi dito ni Solomon sa atin, do not accept insincere offers. Huwag kang tatanggap ng mga alok na hindi naman taos-puso. Mga alok na pabalat bunga. Mga alok na pakonsuelo de bobo. Huwag kang kakain ng nagbibigay sa'yo, alam mo namang hindi naman talaga gusto magbigay. Huwag kang tatanggap ng anumang bagay na hindi naman maluwag sa loob na ibinibigay sa'yo. In other words, discern insincerity. Choose who to receive from. Kailangan, kung pinipili mo kung sinong binibigyan, mas pinipili kung sinong tinatanggapan. Tatanggap ka nga ng tulong, tatanggap ka nga ng bigay, tinutuos naman, isusumbat naman, ipamamalita naman sa iba, huwag na lang. Mabubuhay ka naman kahit wala yun eh. Sa katunayan, yung alok ng isang tao hindi taos-puso, baka pain o bitag lang. Ano ang kapalit? Anong bayad? Ano ang pakay? At nagbabait-baitan ang di naman mabait. Ano ang pakay at kunwari nagbibigay ang isang maramot? Ang isang maramot hindi magbibigay kung wala siyang kinukwentang tubo. So pagtutubuan ka lang yan. Kaya babalik tayo sa mga turo ni Solomon, hindi lahat ng kinahain sa'yo, kainin mo. Huwag kang magpahalata. Huwag kang kain ng kain. Huwag kang consume ng consume. Huwag kang tanggap ng tanggap. Kasi may bayad. Huwag magtiwala sa sobrang magiliw, sobrang mabait, sobrang palabigay, tapos wala naman kayong pinagsamahan, wala naman talaga siyang sukat tanawin sa'yo, ba't ang bait-bait? Baka may masamang balak. Sinabi na yan, ibalagta sa Florante at Laura, kung ang isalubong sa iyong pagdating ay maamong mukhat, may pakitang giliw, lalong pag-ingat at kaaway na lihim, siyang isaisip, nakakabakahin. Yung ang nice-nice, wala namang pinanggagalingan, may hidden agenda yon. May balak. Pag-ingatan mo. Proverbs 23:9, don't talk to fools. They will just make fun. Ang linaw, hubad na hubad, simpleng-simple, don't communicate with fools. Huwag makipag-usap. Huwag makipagkwentuhan. Huwag makipag-text. Huwag makipag-PM.
Huwag mag-email. Sa mga kahangalan ang laman ng isip. Don't listen to rumors, gossip, hearsay. Those all fall under the qualification of foolish talk. And especially do not pass or share or spread foolish ideas. Pag may natanggap kang message sa Facebook, huwag share ng share. Lalo't nakakasira sa kapwa na hindi mo personally chinek. O kaya may kwentong nakakatakot. Lulubog ang buong Manila sa lindol, bla bla bla. Nasukat mo na ba? Alam mo ba? Don't share, don't pass. Kasi magdadala ka ng nerbyo sa iba, hindi mo naman alam kung sure yun. Lalo kasiraan ng kapwa, totoo man o hindi, don't pass. That is foolish talk. Hindi natin business yon. Kailangan manahimik ka. Lalo ngayon sa social network, ang bilis-bilis kumalat ng balita, maganda man o pangit, dapat meron kang responsibilidad, pananagutan. Pag may naninira sa'yo, sinisiraan si ganung tao, alam mo ba, personally, na-verify mo ba, huwag ka maniniwala agad. Kasi we are people of truth. No matter how convinced a person is to try to tell you about somebody else's kamalian or kapintasan, maaaring nagkakamali siya sa perception niya. At kahit pa nga tama't totoo, dapat niya bang pag-usapan? So listen to wisdom. More so if it's part of Solomon's special edition. Learn from them. Learn from Solomon. Makakaiwas ka sa maraming gulo na darating pa at maaring makalabas ka sa mga gulong na sangkutan mo na. Pakiramdaman ng buhay, makinig sa karunungan para makaiwas sa mga bagay na nakakasakit sa atin at para rin madiskubre natin ang magagandang bagay na inilaan ng Panginoon. Ama namin sa langit, binubuksan namin aming puso at isip sa inyo upang panatilihin yung naroon sa aming isip lahat ang magagandang bagay na aming na-review. Bigyan niyo po kami ng creativity, ng enlightenment para ma-apply namin sa buhay ang mga bagay na ito. Patawarin niyo po kami kung may mga ginagawa kaming mga nanggagaling sa kamangmangan, nanggagaling sa foolishness. Teach us to be wiser as you are the God of wisdom. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, isa man lang sa marami nating pinagsalusaluhan at gumawa tayo ng mga tiyak na pasya na pakinabangan natin ito at pakinabangan ang mga mahal natin sa buhay. Dear Lord, as we sit still, as we listen for your voice, speak to us and teach us how to operationalize these lofty ideals. Manatili sa presensya ng Panginoon at hanapan ng paglalapatan sa buhay ang mga karunungan ni Solomon. Indeed, the Lord has done many wonderful things. And one of that is that God has given Solomon extreme and excellent wisdom. Wisdom that was not useful only to himself, but to everyone else around him and even to us today. Wisdom is precious, lalo na kung special edition. And in fact, among the Proverbs, Solomon has a very special edition. 30 Proverbs that he said are very special that people should keep in their hearts. And now we're going to discuss some of them, as we have discussed kanina ang first worship service, yung iba, at sa susunod na worship service sa Miyerkules, yung pangatlo. This is a three-part message on the special collection of Solomonic wisdom. Ang pamagatang pag-aaral natin ngayon, Solomonic wisdom, special edition, actually part 2 of 3 parts. Thank you, Lord, for Solomon's wisdom. Thank you for everyone around him that helped him improve his wisdom. And now we thank you for the privilege of partaking of that wisdom. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin, sa mga maruruming pag-iisip, sa maruruming salita, sa pananakit ng kapwa, sa mga pagbibintang, sa mga pagkukulang namin sa aming mga tungkulin, sa aming mga personal
na paglabag sa iyong mga utos. Pakalinisin niyo kami, Panginoon. Cleanse us with the blood of Jesus. Enable us to rise above ourselves and meet with you in a higher level of consciousness, of spirituality. And we ask you, Father, to give us a simple message coming from the wisdom that you have given to Solomon and to the people that he also learned from. And may you give us the wisdom to apply this in daily life. Lead us, teach us, empower us to understand the power of your truth. At nawa, Panginoon, ang iyong mga salita maging kagamutan, kalakasan ng aming katawan, ng aming isip, ng aming emosyon at ng espiritu. Patahimikin niyo pong loob namin, payapain niyo kami anuman ang pwedeng gumulo sa amin. At ang inyong pagpapala maghari sa dakong ito, lalong-lalo sa bawat puso ng narito ngayon. Bless us, Father, with your truth. We seek you, thanking you in the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. Amen. We shall be reading from Proverbs 22, this time from verses 17 to 21, a very important prelude to the many Proverbs that Solomon called special. Here are some sayings of people with wisdom, so listen carefully as I teach. You will be glad that you know these sayings and can recite them. I am teaching them today so that you may trust the Lord. I have written 30 sayings filled with sound advice. You can trust them completely to give you the right words for those in charge of you. So this is Solomon speaking. Sabi niya, marami akong kinolektang mga kasabihan, karunungan, galing sa mga ninuno, sa mga taong nag-iisip, at inayos ko sila at naging 30 mga salawikain na nagbibigay ng mahalagang payo sa buhay. These are sayings of people arranged and expounded by Solomon. So why Solomon listened to others? Hindi siya kontentong marunong siya at pinarunong siya ng Diyos. In fact, marunong siya kaya marunong siyang makinig sa kapwa. Why Solomon collected and edited the Proverbs which we now enjoy. Immediately, meron siya agad tinuturo sa atin, mga kapatid. Learn from others. Learn from Proverbs. Mga salawikain, kasabihan ng matatanda dahil marami na silang natutunan sa buhay. And so what do we do with wisdom, especially collective wisdom of a people? Here, contextualize and apply other people's wisdom to you. It's important to hear. And why hear? Because there are many things that compete for our attention. Pag narinig natin ang karunungan ng iba, pwede na nating maiwasan ang pagkakamaling nagawa nila. Marami naman mga tatao kaya lang natututo dahil nagkakamali. Through trial and error, mostly through errors, people learn. Kaya pag may edad na ang tao, marami na naging pagkakamali. O marami na siyang napanood, naobserbahan na pagkakamali ng iba. And when you learn from them, you avoid committing the same mistakes. Nakakatipid kang magbayad ng matrikula. Nakakatipid kang mahirapan at masaktan. Kaya mahalagang nakikinig. Then you contextualize. Lalo karunungan ng ibang tao, ibang panahon, ibang lugar, ibang kultura, hindi naman buong-buo mong lululunin at i-apply sa iyong buhay, kailangan ibinabagay mo. Sa iyong buhay, sa iyong kondisyon, sa iyong kalagayan, that's why you put the entire truth in your context. You frame it with your reality and then you apply it to benefit from it, not to suffer. Meron kasi mga karunungan na pag in-apply mo naman sa buhay mo, nagsasuffer ka, it's disadvantageous to you, then it is a misapplication. Because the words of God are given so that we might be free, we might be happy, fruitful, godly, and comfortable. Then what do you do with what you hear and contextualize? You apply it. Therefore, you move. Hearing must end in moving. Moving your body, moving your life, moving your direction. At ang kauna-unahan sa ating ngayong pag-uusapan, Proverbs 23:12, listen to instruction and do your best to learn. Tatanungin mo ba naman si Solomon na marunong kung ano ang dapat mong gawin? Siyempre, ang una niya sabihin sa'yo, learn.
Learn always. Hindi tumitigil ng pag-aaral ang tao kahit na natapos na siya ng isang kurso. Ang buong buhay ay isang malaking paaralan. Learning involves effort. Kaya yung mga iba ayaw na mag-aaral. Sabi na, ay pagod na ako, ayoko na magdala ng notebook ever again or read a book in my life. So para mo na rin sinabing ayoko nang matuto ng iba pang bagay, sapat na sa akin yung natutunan ko noon. Eh kung binabalak mo pang mabuhay ng mas mahaba beyond today, you must be willing to learn many things, to know and to process knowledge. Learning is difficult because it involves unlearning. You've got to give space for new ideas. Kaya yung mga taong sobra lang traditional, sobrang conservative, wala na yung malalamang iba kasi ayaw na nilang magbitaw ng mga dating version na alam nila para palitan ito ng mga updated and improved and upgraded versions of the same truth. Nakayakap na lang sila sa nakaraan at ayaw na nilang magkaroon ng mga pagbabago. Learning is resisted by some people because it involves adjustment to new realities, to renewed realities. Sometimes from a know-it-all senior high school student, you become a gullible, impressionable freshman college student. Pero kung hindi ka willing tumawid mula dun sa ang galing-galing mo, tatawid ka sa wala ka uling alam para matuto, hindi ka na nga matututo nun when you want to be staying only in your comfort zone. Education, learning is difficult because you have to process things that you have always believed in. Yun pala, bagay lang yun sa dating mong edad, sa dating stage of your development at dating consciousness. Pero ngayon, sabi nga ni Paul, our knowledge is imperfect and our prophecy is imperfect. When the perfect comes, the imperfect will pass away. Sabi niya, when I was a child, I thought like a child. I reasoned like a child. But now that I'm a man, I give up childish ways. So sa pag-aaral din natin, may mga ginigive up ka na dati mong alam kasi meron ka na ngayong kakayanan na improvein yung kaalaman na yun. Sa lahat ng bagay, lalo sa pagkakilala sa Diyos, sa palagay ba natin, 5 years ago, 6 years ago, 10 years ago, kumpletong-kumpletong kilala mo na ang Diyos at hindi ka na willing mag-aaral pa. Hindi ka na mag-willing na ma-refine pa yung dati mong alam at ipagigiitan mo yung noong paman ay naunawa mo pero ngayon ayaw mo nang bitawan. Eh hindi matatapos ang pag-aaral. Room for improvement is the biggest room in the world. So immediately we learn something else that you should go with and go after learners and seekers. Mabuting tayo'y nakikisalamuha, nakikipagmabutihan sa mga mahilig mag-aaral, sa mahilig magsaliksik, mahilig makipag-usap na nakakapagpatalas ng isip. So isa sa mga mahalagang payo ni Solomon, keep learning. Sa mga bagay na physical, mental, spiritual, social, scientific, keep learning. Habang rumurunong ang tao, mas lumalawak ang isip, nagiging mas mabait. Kakambal ng konting alam ang kakitira ng isip. At kakambal ng kakitira ng isip kung minsan ang kalupitan. Ang kalupitan sa kapwa na hindi mo naiintindihan, i-judge mo agad na mali. Ang problema mo lang pala, makitid lang ang utak mo, hindi kasya yung maraming kaalaman. But because of this narrow-mindedness, you demonize those who are in a higher level of thinking. Kaya pagkamangmangan tao, kadalasan, malupit din. Mapanghusga. Kaya dapat aral ng aral. Proverbs 23:13-14, don't fail to correct your children. You won't kill them by being firm, and it may even save their lives. Huwag na huwag daw pababayaan ang pagtutuwid sa mga bata, lalo sa kanilang mga kalikuan. Correct children. Bakit turo ni Solomon at ang mga matatanda na gumawa ng mga salawi kayong inayos niya na dapat laging ituwid ang bata? Because most of the time, liko ang bata kesa tuwid. The tendency for children is to be wrong more than to be right. Proverbs 22:15, all children are foolish, but firm correction will make them change. Hindi mo kailangang turuan ang bata magsinungaling, may invento niya yon. Hindi mo siya kailangang turuan maging makasarili, may invento niya yon.
Hindi mo siya tuturo ang manakit ng kapwa bata, mangagaw ng kinakain ng kapwa bata. Likas sa fallen human nature. Kaya habang maaga, itinutuwid agad ang liko. Kesa sa katandaan na kalakihan yung liko, mahirap nang ituwid. But of course, it must be a correct correction. Hindi yung hampas ka lang ng hampas, palo ka lang ng palo, nagsasalita ka lang ng masakit. Dahil hindi naman maitutuwid yung ganun, mga pagkakamali, ng maling approach. So, correct correction won't harm children. In fact, non-correction is what could kill them. Pagkulang tayo sa pagtutuwid sa mga bata, maaari ang mga bata lalo pang mapahamak. Hindi yung kawawa naman yung bata, ayaw mong turuan, ayaw mong disiplinahin, ayaw mong pagalitan. You must correct children on time. Preferably before an error is committed. Para alam na niya, pag kinukomit niya yun, conscious siya that he is committing an error and therefore, malilimitahan ang kanyang paggawa nun. Or if it's already committed, immediately after an offense. Kaya nga ang sabi ng MRTCB, kailangan lagi ang gabay at patnubay ng magulang. Dahil pagka hindi tayo nagbigay ng patnubay, di ba? Drama ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. O, ganon. So, anak, makakapanood ka ng mga hindi totoo. Yung mga lumilipad dyan, hindi totoo yan. Fantasy lang. Makakapanood ka ng mga kalupitan, huwag mong gagayahin. O kaya, huwag mo nalang papanoorin. So, dapat nakabantay ka sa mga bata. Makakakita sila ng eksena ng mga tao sa street. Sinasabi mo agad, nag-editorialize ka na. Anak, huwag mong gagayahin yung kilos na yan. O yung dura ng dura sa kalsada, huwag mong gagayahin yan. Etc., etc. Kailangan ng pagtuturo, pagtutuwid. Kasi halos wala pang laman yung isip ng mga bata. Ang mauna doon, mahirap nang tanggalin. Kaya pag may pumapasok na mali, alis ka, alis na agad dyan, nilalagyan mo. And this is probably one of the very difficult social costs of having so many parents working in places away from their children. Naintindihan natin, kailangan mabuhay, kailangan mag-survive, pero dapat merong kahalili, may mga substitute ang parents, nagtuturo sa mga bata. Eh, mahirap naman kasi magturo. Mas madaling pabayaan na lang. Pero anong sabi ni Balagtas sa Florante at Laura? Sa taguring bunsot, likong pagmamahal, ang isinasama ng bata'y nunukal. Ano pa yung nunukal? Bubukal. Yun ang ibig sabihin nun. Nagagaling doon ang kasama ng bata. Ang iba marahil sa kapabayaan ng dapat magturong tamad na magulang. Masipag dapat ang magulang mag-correct. Proverbs 23:15-16, "My children, if you show good sense, I will be happy. And if you are truthful, I will really be glad." So yun ang itinuturo ng magulang sa anak. Pag gumawa ka anak ng mali, I will be sad. Kung gusto mo lamang maging first honor, nag-cheat ka, I will be sad. I will not be glad na naging honor student ka pero nag-cheat ka. Values. And we should reward children's goodness with recognition, with approval. At the same time, there should be enough punishment for badness. Para alam ng bata kung saan siya tatayo. Pag kinalakihan na ng bata ang paggawa ng tama, kahit later on, hindi mo na bantayan, hindi mo na laging paalalahanan, likas na sa kanya ang pag-ibig sa tama at pagkamuhi sa mali. Pero pag napabayaan, the first 4 up to 7 years, ang hirap bawiin ang mga maling natutunan niya. Proverbs 23:17-18, pangatlong wisdom ni Solomon sa koleksyon, "Don't be jealous of sinners, but always honor the Lord. Then you will truly have hope for the future." But sinabi yan? Kasi maraming taong naiinggit, nananaghili, nagsiselos sa mga masasama. Bakit? Lalo ko yung kasamaan ay nagbibigay ng pera. Kung ang masamang gawa ay nagpapasikat sa tao o nagbibigay sa kanya ng mapagkakakitaan, katanyagan, kapangyarihan, pwedeng mainggit yung taong hindi gumagawa ng masama
sa gumagawa ng masama, lalo't parang may premyo pa ang paggawa ng masama. Pero ang lesson from Solomon, do not envy bad people. Do not envy people who do bad deeds. Though they seem prosperous for a while, though they seem powerful or they seem to be having a good time, they will have their day in God's court. At ang paggawa ng mali, kahit nagkakamal ka ng pera, kahit napakaraming parang benepisyo, may araw din na ito ay itutuwid. Jealousy and envy could lead to sin. What ka sin? The sin of imitation. Pag tinuruan mong sarili mo at hinayaan mong sarili mong naiingit sa maling gawa ng kapwa, hindi mo mapapansin, mamaya ginagawa mo na rin yun sa kagustuhan mong mapasayo din yung napapasakan niya sa paggawa ng mali. Proverbs 24:1-2, don't be jealous of crooks or want to be their friends. All they think about and talk about is violence and cruelty. Sa biglang tingin, parang crime pace. Pero no. God is God of justice. Crime will always pay in terms of punishment, but not in terms of rewards. Kung may rewards man, pansamantala lang yan, panandalian. Kaya mga kapatid, kung nakikita nyo na yung gumagawa ng masama, parang umaasenso pa sa paggawa nyo ng mabuti, kayo pa to kuminsang hindi napapansin, kayo to hindi umaasenso, do not regret being good. Hindi dapat pagsisihan ang pagiging mabuti dahil para nyo nang sinabing mali ang Diyos. Huwag magsisi. Minsan may ginawa ka ng mabuti, hindi tumanaw ng utang na loob, huwag mong pagsisihan. Diyos ang naglilista ng mga pautang mo at siya ang maniningil para sa'yo o siya ang magpupuno o magbabayad nun. Huwag magsisisi. Ang pinagsisisihan yung paggawa ng masama. Hindi kahit kailanman yung pagtulong, kahit yung tinulungan mo, walang kwenta. It's always a privilege to do good because God is good. And good deeds belong to God. And bad deeds belong to the devil. Huwag magsisi. Ipagpasalamat yung opportunity to have done good. Proverbs 23:19-21. Listen to me, my children. Be wise and have enough sense to follow the right path. Don't be a heavy drinker or stop yourself with food. It will make you feel drowsy and you will end up poor with only rags to wear. O isa pang turo, siyempre pag sinabing children, hindi lang ito little infants. Lahat ng mga anak ng tao, anak ng Diyos, kahit mature ka pa, tinutukoy, huwag ka daw magpapakalasing. Huwag kang mahumaling sa alak at huwag kang sobrang kumain. No? So may mahihilo ka. Di ba? May kumakain. Bakit kanyan? Nagdidilim ang paningin ko sa kabusugan. Eh ayaw pa tumigil. Nakalawit na yung pusod. Kain pa ng kain. Sinasabihan na ng doktor, bawal mo itong kainin. Talagang hindi mapigil. Kain ng kain. Tapos pagkakain naman, bakit ba ang dami kong kinain? Ang bigat tuloy ng tiyan ko. Magsisisi naman. Lalo yung mga maglalasing. Pagising, bakit yung asawa niya bangas-bangas ang muka? May bakit ganyan ang muka mo, my dear? Aba, pinagsusuntok mo ako kagabi. Ay, sorry. Kiss ng kiss sa mga pasa. Eh, nasaktan na. Ito namang si babae na kissan lamang, nakangiti na uli. Gusto mong kape? Matapos mabugbog. These are specifics. But really, what it is saying in general is do not indulge in pleasure, in vice, that are bad to your body, bad to others who care for you. Yung mga sobrang naglalasing, may sakit na nga sa atay, ayaw tumigil kumain ng matatamis, may diabetes na nga. Kain pa ng kain ng mga cholesterol, may sakit na nga sa puso. Alam nyo ba na hindi lang kayo nagiging unkind sa sarili nyo? Kasi kung gusto niya lang mamatay, sana namatay na lang kayo. Instantly, dead. Tapos nakalibing na kayo. Hindi eh. Magkakasakit kayo. Gagastahan. Aalagaan. Mahal magkasakit at mahal din namang mamatay. Ibibili kayo ng ataol.
Ibibili kayo ng libingan, paglalamayan, magastos din. Yung mga tao na hindi nagmamahal sa kanilang kalusugan, ang totoo nun, nagiging malupit kayo sa mga nagmamahal sa inyo dahil alam nyo naman na magdurusa rin sila, hindi lang kayo, kung kayo'y magkakasakit. Kaya dapat may pananagutan tayo sa isa't isa. Anak ka? Naku, I will not indulge in very dangerous sports kasi pagkabigla ako na paralitiko dito, buong buhay ko, aalagaan ako ng magulang ko, tumatanda na sila, mag-aalaga pa sila ng na-paralyze dahil sa isang very dangerous activity. Hindi ako mag-i-indulge in drugs. Pag nahuli ako, nakulong ako, matanda na yung magulang ko, imbis mabigyan ko ng ginhawa, siya pala pa yung dadalaw sa akin sa kulungan. O mag-iingat ako sa kalusugan ko kasi pag namatay ako bigla, kawawa naman tong asawa ko, siya magpapalaki ng mga anak namin mag-isa. Alam nyo, inaalagaan ang katawan, hindi lang dahil mahal mo ang sarili mo, dahil mahal mo yung mga taong umaasa sa'yo. Pananagutan yan ng matitinong tao. So ano ang paalala dito ni Solomon? Restrain yourself. Magpigil. Anything that you love, desire, and covet could be your master. Ang hinahangad mo, ginugusto, hinahabol-habol, magiging Panginoon mo yan. Kaya tiyakin mo unang-una na hindi yan alak, hindi yan drugs, hindi yan nakakasama sa iyong katawan dahil marami rin namang madadamay kung magkasakit ka. Panglima, sa collection na ito na very special, verses 22 to 25, bili na naman sa mga anak. Pay attention to your father. And don't neglect your mother when she grows old. Invest in truth and wisdom, discipline and good sense, and don't part with them. Make your father truly happy by living right and showing sound judgment. Make your parents proud, especially your mother. Kabilin-bilina ni Solomon na pinarunong ng Diyos. Pansinin mo ang itinuturo sa inang ama at huwag na huwag mong papabayaan ang iyong ina sa kanyang pagtanda. Kailangan gumugol ka, manghuhunan ka sa karunungan, sa disiplina, sa katinuan, at huwag na huwag kang wawalay sa tamang tama. Kasayahin mo ang iyong ama sa pamamagitan ng matinong pamumuhay. Hayaan mo karangal ka na yung mga magulang, lalo ng iyong ina. Bakit ang ina? Kasi siyempre napakasakit ang puso ng ina, may ginagawa ang kaaliwas mo sa kanyang anak. Nakakahiyahan yung baba. Masakit, walang magandang bunga, nasasaktan ng magulang. Again, pananagutan natin sa mga nagmamahal sa atin na magpakatino. Be a good son or a good daughter. Sa Old Testament kasi madalas ang kausap lang lalaki, pero siyempre kung son, kasama din yung daughter doon. Hindi nilang ina-address specifically. Anong bilin mga anak? Make your parents happy and proud because of your good behavior. Yung huwag kang gumawa ng ikahihiya nila. Kahit hindi ka nahihiya, eh sila nahihiya, eh di nasasaktan sila. Isinasaalang-alang yon. At mahigpit na bilin, hindi lang sa verse na ito, maraming verses. Take care of your parents when they grow old. Huwag na huwag kalilimutan na alagaan ang magulang, lalo't matanda na sila. You take care of life's transitions. And the transitions of life is during infancy and old age. Kaya tuloy-tuloy ang sibilisasyon, ang kabihasnan, dahil may mga ipinapanganak na bata. Pero kung hindi ba sila inalagaan, lalaki sila? Inalagaan kasi. And there's always an unwritten contract na ang mga batang inalagaan, napalaki, sila naman na mag-aalaga sa mga magulang nila hanggang ihatid nila sa huling hantungan at humarap na ang mga magulang sa Diyos pagdating ng panahon. From generation to generation to generation, that has been the norm. Mature people take care of the young. And then when the mature people become very old, the young who have become now mature, take care of them. Panapanahon,
walang sisira sa usapan. Bawat henerasyon tutupad sa ganitong arrangement. And this is how humanity and civilization goes on. Proverbs 23:26-28. My son, pay close attention and gladly follow my example. Tatay ang nagsasalita sa anak na lalaki. Bad women and unfaithful wives are like a deep pit. They are waiting to attack you like a gang of robbers with victim after victim. So lalaki sa lalaking usapan, anong sabi ng tatay sa anak? Avoid, beware of bad women. And here, the context of bad is sexually promiscuous women who are not faithful to their own husbands, who seduce men who are husbands of other women, or women who seduce men away from their duties, away from their godliness, away from their good sense. Of course, pwede mo rin baligtarin yan. Pwede mong sabihin din sa women na beware of bad men. But just the text is talking about a father saying this to the son. So anong unang-una dito ang leksyon, mga tatay? Be a model father to be able to say this. Tatay, you want to be a good father? The first step in becoming a good father is by being a good husband to your children's mother. Paano ka magiging mabuting tatay kung hindi ka mabuting asawa sa nanay nila? Kung sira ang relasyon nyo, maapektuhan din ang pagiging tatay mo. At bakit babae na naman dito ang pinag-initan? Because in the context of the verses, we find the women who are temptresses. So the verses is talking about women who seduce married men, who destroy their personal holiness in the homes of these married men. And the message is, pay attention to this, especially men. Why avoid temptresses? Bakit dapat iwasan ang mga babaeng tukso? Kasi naiiba ang utak ng lalaki pag nadadarang na at nalalapit sa tukso. More than women. And this is a biological truth. PsychologyToday.com, in the article, The Physiology and Endocrinology of Sexual Arousal, says, listen very well, when the mind and the body are in the state of sexual arousal, the prefrontal cortex, sometimes called the cerebral cortex, which is responsible for higher level cognitive functions like reasoning, is shut down. Pagka daw ang isip ng isang lalaki ay dumating na sa level ng sexual arousal, nagising na ang kanyang damdamin, napukaw na ang kanyang pagnanasa, nagsasara ang cerebral cortex na pinanggagalingan ng katwiran. So yung ako ang iyong konsyensya, sarado. Yung mali ang gagawin mo, magkakasakit ka, sarado yon. Magugulo ang iyong asawa, sarado. Baka mahuli ka, sarado. Pag dumating ka na sa level na natukso ka na, sarado na ang utak. Wala nang gustong gawin kundi ituloy ang nasimulan. And to continue to quote, sexual temptation is not a battle between the pleasure center and the rational part of the mind. The rational part, when the person is already aroused, is already dead. It's not even fighting. So kung tayo ay lumululo ng pagkain at may dalawang tubo na pinupuntahan yung ating lalamunan, isa patungo sa lungs na hindi dapat pasukan ng pagkain, at isa patungo sa sikmura na dapat puntahan ng pagkain, pag ngumunguya ka na, nalalaman na ng lalamunan mong may lululunin kang pagkain, nagsasara yung glottis, a muscular flap, na sumasara doon sa mga butas patungo sa lungs para yung kinakain mo ay huwag magpunta ron at tumuli sa sikmura. Pero kung kumakain ka, tawa ka ng tawa, daldal ka ng daldal, nalilito yung lalamunan mo, kaya kung isang paglulun mo, yung kanin tumutuloy sa lungs, iuubo mo ngayon hanggang lumabas sa yung ilong. Naranasan niyo na yan? Kasi nalilito yung lalamunan. Kaya kung lululun, huwag dumaldal, huwag tumawa ng tumawa dahil may nakakamatay. Ang isang Kennedy na matay sa dining table dahil dyan may nalulun.
hindi lumabas, nag-choke, hindi nakahinga. Eh kung isang hita ng manok yung nilunok nyo, parang talagang hindi kayo makakahinga. Ganon din yung utak. Yung pinanggagalingan ng katwiran, katinuan, kahusayan, karunungan, yung cerebral cortex, pag dumating sa level ang lalaki na natukso na, na arouse, sarado na yung utak. Pag natukso, nadarang, na arouse, sarado na yan. Madilim na ang isip. Wala na yung gustong gawin, kundi parausin ang lagnat, tapusin ang nasimulan na pagnanasa. At pag natapos na lang yon, tsaka uli bumubukas yung utak. Sasabihin, ba't ko ba ito nagawa? Magsisisi ngayon. Hanggang sa susunod na panahong matukso uli, ulitan na naman. Kasi minang-asawa, 7 beses mo na akong iniwan. So, 7 beses na pala nagsara yung cerebral cortex. Ngayon, mga kalalakihan, huwag ang cerebral cortex ang sisihin. Kung sabihin, kasi nagsara na yung cerebral cortex ko. Misis, anong sasabihin nyo? Bakit ka nagpadarang? Hindi pa naman sasara yan kung hindi ka darang eh. Ba't ka lumapit? Ba't ka nagpatukso? Hindi yan sasara mag-isa. Sasara lang pag natukso ka na. So dapat hindi ka nagpapatukso. Kaya ang payo dito sa Proverbs, avoid. Huwag yung lumayo ka kung natukso ka na, yakap-yakap ka na, tsaka ka palalayo. Walang gumaganon. Lumayo ka sa simula. Kaya huwag mong kakantahin yung tukso, layuan mo ako. Ba't ka lalayuan ng tukso? Eh, gusto kang kapitan. Ikaw ang lalayo dyan. Anong payo? Lumayo. So pag may nagsasabing natukso, kasi ako, nagkamali ako, kasi lumapit ka. Kasi hinayaan mong matukso ka. Beyond the power of your mind. It is important to understand that. Kahit yung mga ganyan, yung mga mechanics, hindi in-explain sa atin ng Proverbs, alam nila yung methodology of temptation. Kaya kailangan huwag lalapit kahit sa simula pa lang. Pag may nakita ka nakabukas sa pinto at may nakalabas na tuhod at kakaway-kaway, isara mo yung pinto, ipitin mo ang tuhod. Hindi sisilipin mo kung sino yung nasa loob. Mamaya papasok ka na, tuloy-tuloy na yun. Proverbs 23:29-35, who is always in trouble? Who argues and fights? Who has cuts and bruises? Whose eyes are red? Everyone who stays up late just having one more drink. Don't even look at what that colorful stuff bubbling up in the glass. It goes down so easily, but later it bites like a poisonous snake. You will see weird things and your mind will play tricks on you. You will feel tossed about like someone trying to sleep on a ship in a storm. You will be bruised all over without even remembering how it all happened. And you will lie awake asking, when will morning come so I can drink some more? Ano ang babala dito ni Solomon? Sino daw ba yung nasusugatan, nahihilo, naglalaro ang guni-guni? Eh di yung mga naglalasing. Sinong napapahamak, yung nagkakanda puyat-puyat para just one more shot, one more drink. At mamaya, just one more hanggang abutan na ng umaga, gising pa sa pagbibisyo. Ito ang ipinakikilala sa atin ni Solomon. Do not be a drunkard. Do not indulge in vices. At syempre, yung alcohol dyan is only a metaphor of all vices. Huwag kang magpuyat ng kasusugal. Tapos tulog ka sa araw. Pagising mo alas 3 na, alas 4 ng hapon, maghahanap ka na naman uli ng sugalan. Huwag nagpapakalasing-lasing hanggang gabi, tapos matutulog buong umaga, hindi makapagtrabaho. Pag gumagabi na uli, hanapan na naman ng iinumin o drugs. Do not start a vice. Bihirang nagsisimula ng bisyo ang nakakatakas. Do not get led and controlled by a vice. You must be a free man or a woman. Not addicted to anything, even food. Even wine, even a habit, because the people of God must be free. Free only to serve God. So because of his vice, a man demeans and hurts and destroys himself and his loved ones as well. Nakakakita ka na ang titinong mga tao pag nalasing na mukhang basura, mukhang basahan.
mga matitinong mga babae na ngayong nagkanda talo-talo-talo sa kasino ay mukha ng basahan. Dapat hindi ganun. Huwag magpapaalipin. And if this habit runs in the family, as many habits are, cut it and stop it in your generation. Kung lahi kayo ng mga babaero, putulin mo na sa panahon mo para huwag mo nang maipasa sa iyong anak. Kung lahi kayo ng mga lasinggero, lahi ng mga nambibisyo, lahi ng mga nambubugbog ng asawa, stop it in your generation. Kung lahi kayo ng mga nangangaliwa, lahi ng mga hindi matapat sa mga asawa hanggang kalulalulahan nyo, alam nyo talagang mga makakate, stop it in your generation. How can we do that? We can do that because Jesus saves us. Because Jesus can cut generational curse. Napuputol niya, napapatid, maging ang mga saling lahi ng mga masasamang bisyo. Because the power of the blood of Jesus can set us free from the power of darkness. So huwag sisihin ang mga kamag-anak, ang mga kalulalulahang na mayapa na. Kuminsan, yung mga generational sins, hindi naman dahil sa genes, hindi genetics, culture. Yung kasi ang culture ng pamilya, yun ang kinalakihan mo. Pag hindi ka conscious, yun din ang paraan ng pagpapalaki mo sa anak mo. Kaya kailangan conscious. Lalo sa generation nyo, nakakilala kayo sa Panginoon, nagkaroon ng bagong buhay sa Panginoon, dapat putulin ang mga bisyo ng mga saling lahi. So that you will begin a new generation, a godly generation in your bloodline. Proverbs 24:3-4. Use wisdom and understanding to establish your home. Let good sense fill the rooms with priceless treasures. Pag gumagawa kayo ng bahay, anong plano ng mag-asawa? Architectural plan, muebles, motif, color. Pero sabi ni Solomon, build your home and your home life on the foundation of wisdom. Imbes ang isipin yung mag-asawa, eh yung bahay, ang isipin ninyo is yung tahanan, yung home. Anong ilalagay natin? Anong ipupundar natin? At sabi ni Solomon, magpundar kayo, punoyin nyo ang bawat kwarto, bawat bahagi ng inyong tahanan ng karunungan. Let wisdom fill and decorate your home. So ano dapat ang nasa bahay? Hindi naman masama na may magagandang gamit. Okay lang yan kung afford nyo. May mga sasakyan kayo para maginhawa. Pero hindi dapat mawawala. Intelligent discussions. Lumalaki dapat ang mga bata na pag magkakasabay kayong kumakain o kayo ay nagpapahinga, seated together, matatalino ang pinag-uusapan, katalinuhan, hindi mga walang kwenta-kwentang bagay, hindi mga kalaswaan, hindi mga chismis, katalinuhan. Yung sabi mo sa lola mo, lola, lola, ano po ang scientific family name ng mushroom? Ano po ang scientific family name ng ganito? Ng mga kabuti? Sabi naman ng lola mo, anak, heterobasidiomycetidae, nux. Galing naman ni lola, no? Hindi yung, hindi ko alam yung mga bagay na yan. Paglaki mo, malalaman mo rin yan. Kailangan nasasagot. There must be wit, tasteful humor. The family can watch intelligent films. Even entertaining films are okay, but good taste. And there's always sound counsel available. A nice home will be filled with good books, readings. Kesa internet pa yun, tinuturoan mo mga bata mag-internet to find good readings. Hindi mga walang kakwenta-kwenta pinapanood, mga games na nakaka-brain damage sa kakasira ng mata at umuubos ng oras. Pinipili an atmosphere of openness. At meron pa tayong isang dapat ituro sa mga bata. Hindi lang laging po, opo. Pwede rin dapat sumagot ng hindi po, ayaw ko po, pero politely.
Dapat turuan din natin ang bata na pwede siyang tumanggi kung talagang ayaw niya basta siya ay magalang at ipaliwanag niya kung bakit. At matapos magpaliwanagan at superior ang panaliwanag mo, dapat pa rin siyang sumunod. Kasi meron tayong isang kapintasan, ang lahi natin. Sobra tayong naguutos sa batang maging masunurin. E di ba, pag naituro mo sa bata, hindi na nawawala hanggang lumaki. Kaya pag lumalaki, api-apihan kung saan-saan, api-apihan ng mga amo, binubugbog, kinakawawa, opo pa rin ang opo. Kasi hindi natutunang tumanggi. Basta magalang, may katwiran, okay lang dapat tumanggi ang bata. We should train them also to assert themselves up to a point so that we don't become a nation of slaves, a nation of people being abused by others. Kasi ang ating kabaitan at kababaang loob kay lola, kay nanay, ginagamit natin kahit kanino na lang na umaapi sa atin. So there must be intelligence and reason. Mainam, mga kapatid. Isa ulo, isa gawa ang mga paalala ni Solomon. Listen to this special edition. Avoid needless pain. Maximize your chances at happiness and wholeness, even that of your family. Ama namin, patuloy niyo po kaming turuan kung paano pa namin ilalapat sa buhay ang mga karunungan ito. Paano kami iiwas na mahulog sa tukso, sa bisyo? Paano kami bubuo ng tahanang matalino, matiwasay, maunlad? At ganun din, pamayanan, bayan, na mga mulat ang isip, kapakipakinabang at hindi pabigat sa kapwa. Pakita mo sa amin ang karunungan ni Solomon na hindi lang para sa kanya o sa kanyang bayan at panahon, para rin sa amin ngayon. Forgive us in areas of our lives where we are foolish. Allow us, encourage and empower us to be wise, to be wiser, to be wisest. Sa ilang saglit na katahimikan, pagbulay-bulayan natin ito, mga kapatid, at hanapan ng paglalapatan sa ating mga buhay. Wisdom is very, very precious. Wisdom can save us from trouble when we already are in trouble. And wisdom can even prevent trouble from happening. Bilang bahagi po ng tatlong mini-series on special edition of wisdom, atin po ngayong tutunghayan yung pangatlong bahagi nito, Solomonic Wisdom Special Edition, third part of three parts. Salamat Panginoon dahil masarap sumubaybay sa serye na yung mga salita. Masarap ding subaybayan yung development ng mga ideya na ibinigay mo kay Solomon. At ngayon, pinakikinabangan namin sa aming buhay. Nawa, payapain niyo po kami, tahimikin niyo ang loob namin, Panginoon, ano man ang pwedeng maging sagabal para mapagpala niyo kami, mga nangyaring inaalala namin, mga di pa mangyayaring inaalala na rin namin, iwaksi mo sa aming isipan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami, Lord, nang makatanggap kami ng mga sariwang salita na nagpapalakas sa amin at nagtataas ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Forgive us, cleanse us, empower us to understand your word. Let wisdom rule our lives so we may please you, O God, and so that we may also have a life that is peaceful, prosperous, and happy. We commit to you everyone who's not here yet, kayo po ang siyang magpala, at sino man na ninais sa makarating dito hindi ngayon makarating, may comfort come from you, and may that person also be blessed by you directly from your spirit and from your heart. Father, we commit everything to you, asking you to bless us and lead us. May your voice be heard and not that of your servant. Kayo ang madinig namin lahat at mangusap po kayong may kapangyarihan. Dalangin namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na aming tagapagligtas, si Jesus, na siyang umiibig sa amin. Amen. Proverbs 22, yan po ang ating pasimula sa tatlong chapters ng Proverbs kung saan nakakalat yung special edition ng mga karunungan na gusto ni Solomon na bigyan natin ng special na pansin. Proverbs 22:17-21 introduces the body of wisdom. Here are some sayings of people with wisdom. So listen carefully as I teach
And here Solomon speaks. You will be glad that you know these sayings and can recite them. I am teaching them today so that you may trust the Lord. I have written 30 sayings filled with sound advice. You can trust them completely to give you the right words for those in charge of you. 30 sayings serialized in 3 messages. Kayong huling 10 ang bibigyan natin ng pansin ngayon. Now, sayings of people obviously were edited and expounded by Solomon. Nang kolekta siya ng mga kasabihan, inayos niya para madaling masulat at madaling matandaan, madaling bigkasin, madaling mamemorya. At ngayon sabi niya, pansinin ninyo dahil ito ay para sa inyong ikabubuti. Why Solomon listened to others and collected and edited Proverbs? Immediately, there is a lesson that we should learn from others. Kahit si Solomon ang runong-runong na, binigyan ng Panginoon ng superior na karunungan, nakikinig pa rin sa iba. Kaya nga siya marunong eh. At isa yan na senyal na marunong ka nga, marunong kang makinig sa kapwa. So learn from Proverbs because you save time and effort. Maraming mga kasabihan at karunungan ang tagal bago na develop, bago na diskubre ng mga rumunong. Pero kung makikinig tayo sa kanila, nakatibay tayo ng oras maging ng mga posibleng sakit sa buhay, hirap, dahil natuto na tayo without experiencing it the hard way. Ang taong marunong at magiging mas marunong pa ay mahilig makinig sa kapwa. Pero siyempre, pinipili kung sinong papakinggan. And of course, you hear, contextualize, and apply other people's wisdom in your life. Why do we say hear? Because it takes a lot of effort to listen, to be quiet enough to hear the other person's voice and not yours. Then you contextualize. Iba ang buhay niya, iba ang buhay mo. Yung buhay ni Solomon, buhay ng mga taong unang nakarinig ng kanyang karunungan na hindi kamukha ng buhay natin ngayon. So may gagawin kang adjustment. You adapt. You suit to your reality the wisdom that you hear. Kaya kung minsan, ang organized religion can be perceived as oppressive is because many people simply apply to their lives everything they see in the Bible without considering the differences in time, in location, in culture, in the context of the listeners of the Word of God then and the Word of God being heard by people now. Siyempre, may mga cultural changes, may mga legal changes, at ang lahat ng yan isinasaalang-alang mo in applying God's Word to your life. Hindi hubad na hubad, buong-buo, i-apply mo. Kahit ang nagiging bunga, pagdurusa, kalupitan, o kaya nalalayo ka pa nga lalo sa Diyos dahil iba na yung pamaraan ng pamumuhay. At dito nagkakaiba-iba ng opinion ng maraming mga nagbabasa ng Biblia. Paano nila i-apply? Paano mo i-apply sa buhay mo ngayon? You live in a metropolitan and a cosmopolitan area. Yung mga katuroan at kaugalian ng mga tao noon na nasa mga liblib na mga villages who lived 2, 3, 4,000 years ago. Siyempre, merong adjustment na kailangan gawin. Proverbs 23 verse 12. Learn and listen to instruction and do your best to learn. So, main lesson agad is to learn. We never stop learning. You never get to a point in your life when you say, I know everything. At kahit nalaman mo na ang lahat ng bagay tungkol sa isang discipline or school of thought, nagkaedad ka naman, may naiba sa buhay mo, may ibang yung point of view, you relearn and you have to readjust. You learn always, never stop. And of course, learning involves a lot of effort. Mahirap yatang matuto, mas madaling huwag na lang matuto. But in the long run, mas mahirap yung hindi ka natuto kasi malaking ibabayad mo sa kamangmangan. Pagdurusa, nawawalan ka ng opportunities, at minsan mali-mali ang iyong ginagawa. Learning involves unlearning. Pag sobra kang traditional, sobra kang conservative, mahirap matuto. Kasi kung ano yung nauna sa utak mo, ayaw mo nang paalisin kahit may parang ka nang pwedeng ipalit. Kung ano yung naunang korte, ayaw mo nang i-adjust, gusto mo yun na lang lagi. Yun nga ang ibig sabihin ng conservative eh. They conserve. So pag masyado kang conservative, even in spirituality,
Usually, ang nagiging ending, nagiging masungit ka, nagiging unnecessarily unhappy ka. You make other people unhappy also. You become miserable. Kasi, conserve ka ng conserve ng isang karunungan or isang interpretation ng karunungan na dapat ina-adjust mo dahil lumalaki yung utak mo, nagkakaroon ka ng edad, nagkakaroon ka ng maraming experiences. Hindi napakalaking virtue na maging conservative. Kailangan progressive. Yung looking forward ka, moving forward, hindi laging backward. Katulad halimbawa, gusto mo conservative music, so laging gusto mo piniplay 50s, 60s, not so bad. Pero ang dami pang magagandang music na nakalikha mo lang noon na hindi mo papakinabangan kung ayaw mo malang buksan yung isip mo sa mga naging bagong mga creation. At hindi lang yon, wala nang makapag-enjoy pagkasama ka kasi yun na lang laging gusto mong patugtugin at pakinggan at galit ka o dinadjudge mo yung ibang iba naman ang music ang gusto. Malaking baggage yung maging masyadong conservative. There is an advantage in being conservative to the point na hindi ka kung saan na lang dali ng hangin, meron kang anchor, hindi ka masyadong madaling maiba, hindi ka masyadong madaling maboya, mabola, madaya. Pero malaki rin ang disadvantage kung dapat ka nang mag-adapt ay hindi mo pa ginagawa because you are conservative. Effort and learning. Learning involves adjustment to new realities and to renewed realities. So go with and go after learners and seekers. Pag naghahanap tayo ng mga kabarkada, kaibigan, sasamahan, hanapin mo yung marunong matuto, mahilig mag-aral, yung asenso ng utak mo pagkasama mo sila. Parang 5 minutes mo lang makausap, tumalino ka na. E paano pa kung 1 hour? Hindi yung antagal mong kausap, walang nadagdag sa'yo, baka may nabawas pa nga. Importante yung pinipili ang sinasamahan. And then sa Proverbs 24, maraming koleksyon ng wisdom na inilagay si Solomon. Verses 5 to 6. Wisdom brings strength and knowledge gives power. Battles are won by listening to advice and making a lot of plans. Here, Solomon puts a lot of premium to wisdom. Wisdom, of course, is knowledge applied the right way. Bago ka magkaroon ng wisdom, knowledge muna. And your knowledge, when applied the right way, when framed the right way to benefit you, to glorify God, to turn you into a better person, it becomes wisdom. Sabi niya, alam niyo ang mga gera na papanalunan sa strategy, hindi sa lakas ng muscle, hindi sa dami ng tao, hindi sa lakas ng mga armas, sa strategy, sa planning. So sabi niya, ang tunay na mananalo sa mga digmaan, kay physical digmaan yan, o emotional, o mental warfare yan, o spiritual warfare, ang magwawagi dyan yung may wisdom. So strength comes from wisdom. Baliwala yung 10 mga malalaking katawan na wala namang utak, matatalo rin yun at the end of the day. Ngayon, malakas ka na, may utak ka pa, edi ang laki ng advantage. But between the two, unahin ang wisdom. Real strength is not only physical, it is mental. Pag magaling ka magplano, kahit konti lang ang gamit mo, konti lang ang resources mo, mas marami ka ma-achieve kesa doon sa ang daming resources pero sabog-sabog ang utak, burara mag-isip, maraming wastage. Thought can move bodies and other physical objects. Pag naiisip mo, napapagalaw mo. Hindi naman yung telekinesis, ha? Kundi, pag naisip kasi ng tao, na-achieve eh. If it is thinkable, then it is achievable. Sabi nga ng iba. So, laging pag-iisip, pagpaplano. Get advisors. Listen to advice. Hindi pwedeng alam mo na lahat. Pag may area na may mas magaling na tao doon, hingin mo yung payo niya. And always, have a plan. Paano ko tatapusin ang high school ko ng 4 years or 3.5? Paano ko gagawin yung aking gustong mangyari sa buhay ko? Okay, gusto kong umasenso. Paano? I must have a plan. Because if I don't have a plan, it is a dream. Don't dream. Plan. Plan, of course, is a timeline
ano dapat ang ginagawa ko sa ganitong oras, by this time, ano dapat ang na-achieve ko na, para masusukat mo kung nakakarating ka ba, lumalapit ka ba doon sa goal mo o hindi. Sabi nga nila, if you fail to plan, you plan to fail. Actually, yung hindi nagpa-plano, may plano. Plano niyang mabigo. Kasi hindi magkakaroon ng direction yung effort niya sa buhay. Kung tutusin, alam na natin to lahat eh. Pero sabi nga ng matatanda, ang paalalay gamot sa taong nakalilimot. And it's always good to go back to the Proverbs. Yung dala mo lagi Bible mo, kay electronic yan, o talagang tunay na mga papel na pages. Tapos, kahit na may kausap ka, 3 minutes pa siyang bago dumating, nagbabasa ka ng konting Proverbs, ang dami na agad ang napala mo doon. Always feed yourself with wisdom of the ages. At nandyan, maraming Proverbs. Chapter 24, verse 7, wisdom is too much for fools. Their advice is no good. So fools cannot appreciate wisdom. So do not try to discuss wise things with a foolish person. Magagalit siya, mabobor, maiinis lang sa'yo. Paano po malalaman kung sino daw ang wise o ang foolish? Ito na nga isang sign. Fools cannot appreciate wisdom. Pagka mayroong matinong usapan, ayaw niya. Mayroong kang magandang sinasabi, ayaw niyang pakinggan. Alam mo na, ay, in this area, at least in this area, this person is foolish. Not for you to advertise it everywhere, but for you to be able to design what you might do with this person. Never listen to fools. Ina-assess mo without outwardly judging people so that you will know how to behave with this particular person. And know, you know, ay, marami siyang foolishness, therefore I will watch myself not to listen to this person. Or, whenever I'm listening, I should be very, very careful. Baka niya ako ma-influence wrong. Baka niya ako madala sa mali. Nag-iingat ka. Proverbs 24:8-9, no one but troublemakers think up trouble. Everyone hates senseless fools who think up ways to sin. May application dito agad sa sinasabi ni Solomon. To avoid troubles, avoid fools. Nakita nyo, pagka nagkakaproblema yung isang tao, malalaman mo, ang dami pala niyang partner in crime, ang dami palang dawit, ang daming nakasabit, dumadami yung nagkakaproblema kasi nagka-involve-involve sila. So you avoid trouble by avoiding fools because fools are always attracting trouble. Isa pa yan na definition ng fool. Lagi siyang parang magnet, dinidikitan ng problema, dinidikitan ng gulo, sinusundan ng away, kahit saan magpunta. Therefore, that person has very foolish ways. That's why you avoid being with this person often. E paano kung dumating yung dagok ng langit sa kanya habang katabi ka? E di syempre, may tama na rin sa'yo yun. People who always get into trouble are fools. Kaya, kawawa naman yung ang napangasawa, foolish. Wala na siyang ginawa kundi ayusin yung gulo na sinusuotan ng asawa niya. Wala na siyang ginawa kundi ayusin yung gulo na ginagawa ng kanyang anak. Mga ganun. Proverbs 24:10, don't give up and be helpless in times of trouble. Ito ang mahalagang wisdom. So, times of trouble are times for firmness and perseverance. Pagka mahirap, may project ka dumating sa oras na hirap, may pagsasama kayo mag-asawa, dumadaan kayo sa oras na magulo, mahirap, sabi, don't give up. May ginagawa kang proyekto, dumating ka sa period ang hirap na, don't give up. Nag-aaral ka, ang hirap na, don't give up. Alam nyo kasi ang mangyayari pag nag-give up kayo mga kapatid? Lalaki na sana yung mundo nyo, dinadala na kayo ng problema nyo sa opportunity na matatalo nyo siya. At alam nyo naman ang mangyayari pagka nanalo kayo over the problem and over the trouble. Lalaki yung utak nyo, lalaki yung confidence nyo, lalaki yung mundo nyo. Pero pagpapalaki na yon, tas biglang natakot ka, tinamad ka, ayaw mo nang mahirapan, umatras ka sa safe area, umatras ka sa comfort zone mo, pinaliit mo ulit yung mundo mo.
At anong mangyayari doon pag pinaliit mo? Baka buong buhay, hindi ka na magkalakas loob uli na harapin yung malaking challenge. Therefore, pagkakasyahin mo na yung sarili mo sa maliit na mundo all your life. Nahihirapan ka na mag-aral. So, nag-give up ka na. O di-drop out ka ngayon. Kailan ka pa uli magkakaroon ng lakas ng loob na mag-enroll? Nadala ka na, natakot ka na. Habang tumatagal yung panahon na umatras ka doon sa problema, lalong lumalaki yung paniniwala mong hindi mo naman talaga kaya yon. Or buong buhay, nag-iisip ka, kinaya ko kaya o hindi? May trouble kayong mag-asawa, ang laking gulo. Hihiwalayan mo na lang, lalayasan mo na lang, o sosolven mo yan. Kasi kung hiniwalayan mo, liba na lang, nanganganib yung buhay mo dahil ang trouble pala, gusto kanyang patayin, no? Iba naman yon. Pero hiniwalayan mo, ano ngayon ang gagawin mo? Kasama ka na lang sa iba. O sasama na lang siya sa iba, o pareho na lang kayong walang partner all your life, thinking, ano kaya mangyayari ko, ipinaglaban ko? So pag nakasubo ka na, lalo't hindi man masama yung kinasubuan mo, marriage, project, business, ituloy mo kahit mahirap. Na kung hindi mo nagtagumpay, hindi ikaw ang may kasalanan. Pero mahirap yung ikaw na mismo ang sumuko dahil ayaw mo nang mahirapan pa. Kasi kung alam mong hindi naman ikaw ang sumuko, talaga lang hindi tama ang panahon, talaga lang hindi nangyari ang dapat mangyari, susubukan mo ulit yun eh. At malamang na mapagtagumpay naman yung susunod. Pero pag ikaw mismo yung umatras, may effect sa'yo yon. Mawawalan ka na ng pananalig sa pwede mong magawa habang buhay ka na ngayong makukulong sa maliit na utak. Sayang naman ang buhay. Kung uubusin mo na lang sa maliit na mundo, eh pwede namang lumaki. Lesson from Solomon, don't give up in the middle of difficulty. Tsaka kung sa kalagitnaan ka, tsaka titigil, di sayang lahat yung investment mo, sayang yung nailagay mo na na effort, panahon, sayang. Huwag niyong padaliin ang buhay na tuwing may mahirap, aatras na lang kayo sa madali. Kasi magsisimula kayo ng pattern ng atras, ng atras, ng atras. Ang buhay dapat abante ng abante ng abante para umaasenso. Proverbs 24:11-12. Don't fail to rescue those who are doomed to die. Don't say, I don't know it. God can read your mind. He watches each of us and knows our thoughts. And God will pay us back for what we do. Ano daw ang huwag na huwag gagawin? Huwag umiwas tumulong sa isang taong nanganganib ang buhay. In fact, rescue those who are in danger of dying. Why? Because life is most precious. God is life. God is the bigger giver of life. And therefore, life must be saved as much as possible. Iba naman siyempre kung may gusto kang iligtas pero sa pagliligtas mo ay mamamatay ka rin o maraming mamamatay, doon ka mag-iisip kung dapat mo bang gawin or not. Pero yung hindi mo naman ikaw mamatay, halimbawa, merong bloodletting, merong donation ng blood, ikamamatay mo ba naman na mag-donate ng mga isang balding dugo? Kung gusto mo isang galon na lang, isang pint, hindi mo naman ikamamatay yung regular na idinodonate, ba't di ka mag-donate? Nagliligtas ka ng buhay nun. Kahit hindi mo kaharap yung nag-aagaw buhay, maimpang dudugtong sa buhay ng isang maaaring malagutan ng hininga dahil walang dugong available, yung ibibigay mo. Isipin mo, isang tao, imbes na matay na ngayon, dahil nadonatan mo yun ng dugo, nabuhay pa ng 25 years, 10 years, o kahit 3 days. Napakahalaga ng bawat sandali kung ikaw yung taong mayroong nagbuhay na gusto mong pahabain. So mahalaga nagtumutulong tayo. Yung nagpapadala ka ng mga donation mo sa mga nasasalanta, hindi mo alam, simpleng kumot can save somebody sa kanyang ginaw
na kung hindi siya nakumutan, eh nagkaroon pa siya ng pneumonia at kinamatay pa niya. You can never tell. Basta't ang sinasabi, huwag kayong magmamangmaangan, alam ng Diyos ang iniisip niyo. At dahil siya ang nagbigay ng buhay, pinagpapala niya ang sinumang nagdudugtong ng buhay kanino man. Mas hindi mo kilala, mas hindi mo mahal, mas heroic. Mas wala kang mapapakinabang sa paghaba ng buhay niya, mas nakaluluwalhati sa Diyos. Napakahalaga ng buhay. Marami tayong pwede magawa para pahabain ang buhay ng tao. Kumisan, simpleng-simpleng, tinulungan mo na mag-enroll, hindi mo alam, pinahaba mo ang buhay dahil hindi ba meron nga hindi nakakapag-enroll, nagpapakamatay. So tinulungan mo lang pala sana makapag-enroll, humaba yung buhay ng tao. Alam niyo yung mga bunga ng ating mga tulong, hindi naman natin alam lahat ang nagiging bunga eh. Pero alam ng Diyos. At sa palagay niyo, yung Diyos na marunong mag-compute, marunong mag-suma, hahayaan niya na hindi niya kayo gantimpalaan sa tamang ginagawa. Always be in the giving mode. Konting-konti lang dapat sa panahon ng tao na siya inasa receiving mode. Pag siya sobrang mahina, pag siya sobrang may sakit, pag talagang nagkalakip-lakip pa mga bagay sa paligid niya para hindi siya makakilos. Pero ito yung kaya natin, we can give. It's important. Proverbs 24, 13 to 14. Honey is good for you, my children, and it tastes sweet. Wisdom is like honey for your life. If you find it, your future is bright. Nung araw naman kasi, ang pinakamasarap ng kilala nilang kainin, honey. At masarap naman talaga yun hanggang ngayon. Pero ano man ang equivalent ng honey sa inyong buhay, sabi ni Solomon, parang wisdom yun. Kung paano nyo hinahanap-hanap, at kung paano kayo nasasarapan, ganun dapat ang gawin yung paghahanap sa wisdom dahil masarap maging wise. Find and enjoy honey or wisdom. May kausap ka, ang hanap mo karunungan niya. Meron kang aatenda ng mga event, ang hanap-hanap mo, anong matututunan ko dito? Anong madadagdag sa isip ko? Anong karunungan ang magpapaganda sa buhay ko? Sabi, kailangan mong hanapin lagi yan. Kung saan ka rumurunong, kung saan lumalaki yung isip mo, dun ka maglagi. Ikabubuti mo yun. Verses 15 to 16. Don't be a cruel person who attacks good people and hurts their families. Even if good people fall 7 times, they will get back up. But when trouble strikes the wicked, that's the end of them. So huwag daw maging malupit at huwag sasalakay ng mga tao, pati ang kanilang mga pamilya, lalo't yung tao mabuti. Huwag na huwag kang gagawa ng masama sa mabuti. Kung tayo nga ay tinuturoang huwag gumawa ng masama sa masama, lalo namang sa mabuti, hindi dapat gawin yon. At huwag na huwag daw idadamay ang mga pamilya nila. Mabuting tao sila, sasalakayan mo, pati pamilya nila, apektado. At bakit daw? Kasi ang mabubuting tao daw, makakabangon at makakabangon. Itulak mo yan, babangon yan. Tikisin mo yan, magsusurvive yan. Gawan mo yan ng masama, magsusurvive yan at babangon muli. Anong gagawin nila sa'yo pag nakabangon na sila uli? Sabi, huwag na mong gagawa ng masama. Kasi kakampi nila ang Diyos. Bakit mo gagawin yun? Don't be cruel, especially to good people. Don't be cruel to the bad, but more than that, do not be cruel to the good. Because good people recover. So, the bad people will not recover. When God strikes them, they will not recover. But the good people will always be raised up by God again. So, huwag mo silang pagsasamantalahan, huwag mo silang kakawawain. Darating ang panahon, baka ikang ikabubuhay, walang awa sa iyo ng good people na ginagawan mo na masama. So, ba't ka gagawa ng masama? 17 to 18. Mahalaga rin ito, mga kapatid. Don't be happy to see your enemies tripped
and fall down. The Lord will find out and be unhappy. Then He will stop being angry with them. Ang konteksto, galit ka sa isang tao. Ngayon, bigla siyang nagkasakit, naghirap, nasunugan, binaha, nasalanta. Tuntua ka ngayon. Ganun, huwag na huwag mong gagawin yan. Pag nakita ng Diyos na natutuwa ka sa nangyayari sa mga taong yan, sa mga kalaban mo, sa mga masasama, huhu pa ang galit ng Diyos sa kanila at baka sa iyo pa bumaling.